general also know how to drive. Napakahirap magpaalam sa microbus ng mga pamilya. Napakahirap na. Naimbag na malam, kada kayo aming kakailan, Ken Kakabsat. We are now here again at Real Talk with Monkey Chen. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay napaka-espesyal muli dahil ang guest po natin is a person who has revolutionized Baguio City and he is dubbed as a breath of fresh air. Ladies and gentlemen, let us welcome Honorable Benjamin Magano. Sir? To our televiewers, good afternoon. Kumusta po kayo, sir? Okay naman. Mukha ba ako? Mukha ba ako hindi okay? Mukha kayong busy-busy. Sometimes we pretend to be busy. Actually, we're confused. Parte siguro yun ng trabaho ng isang pag-iing mayor. Yeah, we just have to, you know, put humor. Correct. Kasi nga, it's so stressful, especially nowadays that we have this pandemic. Yes, I understand. So, perhaps we can start with something light, sir. Yeah. Okay. Sir, can you tell us about your childhood here in Baguio City? I was born here. I grew up in the city of Baguio. My parents are actually from Pangasinan. You know, they decided to make Baguio as their home base. Dahil nga, father ko, the entire family actually stayed for about more than 20 years dyan sa Timundan. Because my dad dyan nagtatrabaho sa Binga, sa Itugo. So, talaga matagal kami dyan. So, we're just like, we live in Ibalon. And tuwing weekend, weekdays naman, we have to go to the city of Baguio para lang mag-aral. So, sa St. Louis University ako, from elementary, from kindergarten, hanggang first year college. Sir, I'm very curious. Is your father a disciplinarian? Very, very disciplinarian. Is it the reason why you entered sa military? No, hindi. Can you share to us the reason why you entered the military life and then how is it like going through Philippine Military Academy? Well, I was in first year college because my family, particularly, you know, a family of engineers. At yung mga pinsan ko, engineers yan. And then, actually, I was taking up first year engineering sa St. Louis University. And then, yung kasama ko, yung lagi kong seatmate, laging inaayos niya yung drawing ko dahil lagi ako bagsak sa drawing. Yung grade ko sa drawing, 68, 70, maswerte na yun, makabuha ko 78. Ano. Siya, ang mga grades niya sa drawing, 90 plus, kaya siya nag-aayos eh. Maya-maya sabi niya sa akin, Benji, pumasok tayo sa PMA. Kasi yung kuya ko doon, sabi niya, mataas ang rank ko doon sa PMA. So, ano gagawin natin? Mag-exam tayo. Tapos bahala na yung kuya ko. Sabi niya, going back again doon sa examination, written examination, ginawa kasi sa St. Louis University. So, late na ako. Siguro mga, I was running late. So, tumatakbo ako dyan sa assumption. Nakita ko noong teacher ko sa PE, Mr. Asuncion. Sabi ni Mr. Asuncion, kasi kalaro ko yun sa ping-pong eh. Dahil kami naglalaro ng ping-pong. Sabi niya, magalo. Ba't ka tumatakbo? Sabi ko, sir, mag-exam po ako sa PMA, sa St. Louis. Sabi niya, huwag ka na mag-exam, late-late mo. Hindi ka papasa doon. So, na-challenge ako. So, nung daladala ko lang yan, So, when I received that notice na umasa ako sa written exam, kakaroon na ng medical at physical exam, pumunta ulit ako doon. Still, hindi pa rin ako decided. Pero naipasa ulit. And then here comes the day na talagang kailangan ko ng mag-report dahil nag-report na lahat ng mga aplikante. Nagpunta kami sa PMA. Nandun pa rin yung isipan na ang lit-lit mo, hindi ka mapasa doon. So it became a challenge. It was actually a challenge. Pagdating sa PMA, after nagulat ako na gano'n. First day pa lang eh, wala nang ginawa sa iyo yung mga uppercuts kundi sigawan ka. Parang wala ka nang ginawa, tama. Tapos, exercise dito, kung ano-ano mga pinapanuha sa iyo, kulang ka sa pagkain, kulang ka sa tulong. Tapos, very, very tedious yung demand ng academics kasi every day you have to take exam in all subjects and you have to study. Sometimes there are examinations that you have to take immediately when you enter the classroom. Ang lesson nun,
after the exam. So talaga mahigpit, wala talagang dayaan doon, sabi niya. But into my 1.5 months, nung wala nung pumasok ako, that was the summer camp. It was the period ng adjustment. Gusto ko na mag-resign. Pero naisip ko, tagal-tagal ko na rito, ituloy ko na. Tapos lagi ko naiisip yung alit-lit mo. So, natapos ko. That prompted me to excel further sa PMA. And after graduation, the following day, the first person that I visited was Mr. Asuncion. The one who said? Pinagtapos siya dyan sa boys high school. Magkakita ko sa kanya, sabi ko sa kanya, thank you very much. Hindi, wala siya kalaman lang bakit ako nag-thank you sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, thank you very much. Kasi kung hindi sa kanya, baka hindi ko naituloy yung sa PMA niya, mag-graduate niya. Tapos, kalaki rin ako tanggulong ko sa kanya. Diba sometimes itong mga ano, masasakit na salita motivates us, no, sir? Yes. So, you said the word. Yeah, you did. Pag-usapan naman natin, sir, about yung mga bagay na gusto mo na hindi alam ng maraming tao. Okay, mga favorites mo or yung mga hobbies mo. Narinig ko kasi, sir, mahilig daw kayong mag-boxing? Yeah, I have my own gym. Really? Saan po? Sa Manila, sa loob ng Krami. What inspired you to enter boxing? Or to, bakit nagustuhan niyo po yung ganung hobby? Kasi nung first year ako sa PMA, boxing ang unang sports ko eh. Tapos lagi ako binubugbog yung kasama ko. Kasi ako yung alternate eh. May primary player kami doon sa weight category ko. Kaya kung may laban na yung primary player, kami lagi magka-sparring. Kung may laban na. Matapos, mag-sparring lagi, dugo-dugo yung ilong ko. Kaya kawawa talaga ako, bububog talaga ako. Paano po kayo nagkakailangan ni Mrs.? Well, tanyete pa naman ako nun. Tanyete pa ako nun. Patapos eh, meron kaming Southern Cruise. Na when you become third year, may Southern Cruise. So, nagkataon naman na napunta kami ng Iloilo. Hindi ko siya nakilala. Tapos nagsulatan kami. Ibalik ako siya sa Iloilo. After that, doon na, everything. All apart. At ngayon, nagbunga po ng ilang anak? And we have, right now, meron kaming 4 grandkids. I married early, I was 21. Pagkatapos ko sa PMA, pagka-graduate ko sa PMA, diretso na agad ako sa judge dito sa St. Louis. Because my wife was then, I think, ano siya doon eh. 5 months or 6 months pregnant. How old is your youngest? She's 24 years old. And how old are your grandchildren naman? Meron akong 12, meron akong 6, and then meron 11 months, and meron 5 months. Wow, ang agami na nila. So, how is it like being a lolo? Well, masarap talaga maging granddad. Ang tawag sa amin, Papa. Ah, Papa. And what do they call their mom and dad? Mommy. Ah. Papa mo ang tawag sa amin eh. Kasi ang bata po ng itsura niyo, actually, I was surprised with your age. In fact, nag-research po ako, sir. So, malapit na nga po pala ang birthday ninyo. Yeah. Dahil malapit na po ang birthday ninyo, meron po akong regalo sa inyo. Okay. And paborito mo nga daw po ito. Pero bago ko po ibigay yung regalo ko sa inyo, ipapahula ko muna sa'yo. Sir, papahirapan mo na kita ng konti. Kailangan mong hulaan itong mystery bag. Okay? Yung mystery bag na to, sir, sabi nila, paborito mo daw yan. Ang paborito ko kasi baril eh. Kaya hindi, except yun. Kasi, pagkain, sir, pagkain. Shooting kasi ako. Aside from that, pagkain po yung na-research ko, sir. Paborito mo daw ito. Nung kanemi ako. Hindi ko alam, sir. Hanggang ngayon daw eh, pero iniiwasan mo na siya. Kung hindi mo ito makuha, ibibigay ko yan sa mga audience na magko-comment sa baba. Oh, yung mga nakakailangan dyan, ha? Okay. Galing! Favorite talaga yung chocolate. So, white chocolate. White chocolate. Anong brand po, sir? Top Zero One. Oh my gosh! Charot, hindi natin alam kung totoo yun o hindi. So, malalaman po natin yan at the end of this program. Pipitinin ko muna kayo. So, maghula muna kayo dyan sa baba. Tama ba ang sinabi ni Mayor o hindi?
Iwasan mo yan. So kung ayaw niyang tanggapin later, bibigay natin sa inyo kung makuha niyo yung tamang sagot. Ayan. So let's proceed naman po with your wife and your family. Yeah. When it comes to your family, what is the most difficult trial you've gone through? Well, being away from them, especially na-assign na ako sa Mindanao, yun ang pinakamahirap sa lahat. Or if I am sent to a very dangerous na mission, napakahirap magpaalam sa wife mo at sa mga pamilya. Napakahirap na. Hindi mo alam pa paano i-explain it. Kung bakit aalis ka at bakit ka pupunta doon. Sometimes you have to tell the white knights para lang hindi sila mag-worry. Pero mapibisto rin, malalaman din nila eh. When I was wounded in Abra, it took them more than a year before they knew about it. Umaga ako kaya sa pasok ng San Jose sa sulong. Hirap-hirap magpaalam. Umakit ako rito sa barrio para to be with them for one night. And then, magpapaalam na ako, tama-tama naman na nanonood kami noong Helen Della story. Tapos yung palabas doon eh, about an army na namatay sa sulong. Hindi ko alam kung paano ako magpapaalam. Well, on those yung mga ganun instances, isa yung sa mga pinakamahirap, lalo na pag nagpakasyon ka, and then, nabalik ka na naman, and you have to leave. And I have to leave early in the morning, mga 12 o'clock, tapos gising pa yung mga bata. Plus, they have to line up dun sa gate. So, maglalakad ako, maririnig ko yung boses ng mga anak ko na sumisigaw sila na, I love you, daddy, mga ganun. Bye-bye, daddy, and you'll see them after 2 to 3 months. Hirap. Napakahirap ng buhay din. So, ayaw nagdaanan ulit. Speaking of the trials naman, sir, since this is real talk, what makes you cry? Maraming instances naman. Generals also know how to cry. Kasi akala nila, we're not human. Akala nila, we get hurt. We become sentimental also. Or, I lose men sa bako. Katulad yung mama sa pano, these were my kid, these were my people. I was the founder of that unit. So I cried when I learned about that incident. It actually inspired me to fight for what is right, to tell the truth. Yung one din, elections, during the meeting the advancing, hindi ko akalain, lakas-lakas na ko lang. So I was thinking na kukunti lang ang tao. Then when I arrived, talagang grabe yung tao. So I was not able to talk siguro for about 5 days. I was speechless because, and I cried also. And then people were looking at me, audience, mga tao, supporting, looking at me. And siguro iniisip nila, ito yung general na pare. Mati akala nila. Tigasin. Matigas, pero may soft spot din pala. Of course, when my dad died. My dad died last January. He was 92 years old. And nalulungkot na ako dahil 30 plus years ago, they migrated to the US, so I seldom see them. Nalulungkot ako every time I think about my dad. But anyway, I plan to go to the US to visit my mom. She's also 92 years old. Wow, how about excited naman ako. Excited naman ako na makita siya. So kung ito po yung nakakapagpaiyak sa inyo, ano naman po, sir, yung nakakapagpatawa sa inyo? Marami. Lalo na pag niloloko ako ng mga anak ko. Yeah. And my grandkids also. Every time I see them, masaya-masaya ako talaga. Of course, every time we have an accomplishment dito sa local government unit, and I feel I make people happy, make them feel satisfied with the services, we feel good also to see them. Yeah, yun naman ang kaligayahan ng isang local chief executive. Sir, you have received hundreds of medals and a lot of awards from national agencies. What do you think is the most treasured award that you have ever received?